Kaya siya magaling na artista kasi iba-iba ang kanyang mukha. Siguro hindi alam ng lahat siya ay isang komedyante. Ngayong Biyernes ng gabi, sinasabing huling gabi na ng lamay ng aktres na si Jacqueline Jose. Nakalaan ang gabing ito para sa mga kaibigan at katrabaho ng veteranang aktres sa GMA7. Nagbigay naman ng kanilang mensahe ng pamamaalam ang mga nakatrabaho ni Jacqueline sa Kapuso Network. Ilan na dito sila: Alden Richards, Gina Alahar, Andrea Torres, Director Dominic Zapata at ilan pa. Samantala, dumating naman ngayong gabi ang asawa ni Andy na si Philmar Alipayo kasama ang dalawa nilang anak. Ayon sa balita ng GMA7 ay bukas ng umaga naman nakatakdang dumating ang bunsong anak ni Jacqueline na si Gwen na manggagaling ng Amerika. Ilan pa sa nakiramay ngayong gabi ay sila Kaylee Padilla, Barbie Forteza, Jack Roberto, Angelo De Leon, Gladys Reyes, Ina Feleo at iba pa. Kaya siya magaling na artista kasi iba-iba ang kanyang mukha. Siguro hindi alam ng lahat siya ay isang komedyante. Pinakamatagal kaming nagsama nung ginagawa namin ang pelikulang Mulanay. 15 days kaming naka-lock-in sa Mulanay, Quezon. Back then, 9.5 hours drive yon at rough road. It was summer at nagsishoot kami ng isang big scene, parada sa kalye. Tapos bumulong siya sa amin. Bumulong siya sa akin. Sabi niya, "Gina, tulungan mo naman akong magsabi kita, Ricky Bortes. Kailangan ko kasi magpunta sa banyo." Sabi ko, "Bakit?" Sabi niya, "Kasi nalimutan ko maglagay ng deodorant. Basang-basa na ang kilikili ko." So, kaming dalawa lumapit kay Direk Hill. Punta lang siya sa banyo. Meron lang siya kailangan gawin. Yun. Nakakalimutan niya ang deodorant. Matatakotin din siya. Kasi mula sa Mulanay Town proper hanggang sa isla na location namin, it will take 45 minutes of boat ride. At takot-takot siya mag-travel sa gabi dahil ubod ng dilim at kami lang ang nasa dagat. So sabi niya sa akin isang gabi, "Gina, ayoko nang bumalik sa bayan. Dito na lang tayo matutulog. Doon sa isla." Kaya wala naman akong magawa, sumunod na lang ako sa kanya. Kaya wala naman kami tulugan sa isla. Walang hotel sa isla. Kaya kaming dalawa ay natulog lang doon sa center, barangay center, na isang maliit na kwarto. Kaming dalawa nakabonbon doon at kaming natutulog. So maliit na banyo, pero tapos sa umaga, pagising namin, kailangan pa namin mag-igib ng tubig para maligo lang kami. Hindi pa nagsisink in sa akin na wala na ang nanay. Parang hindi pa ako handa na magpaalam sa kanya. Kasi napakaswerte ko naman po na bawat parte ng buhay ko, nakasama ko siya. Nung nagsisimula ako, nung nagdadalaga ako, tsaka nung adult na ako. So may part pa rin sa akin na nag-expect na ngayong medyo lumaki-laki ako, kayo makakasama ko siya ulit. Parang hindi pa tapos yung mission ko sa kanya. Parang hindi pa ako tapos iparamdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Gusto ko pinapasaya ang nanay kasi napaka-lovable niya. Naalala ko isang beses na isipan ko bigyan siya ng bulaklak. Birthday niya nun sa set, sabi ko, "Sige nga, bigyan ko nga ng bulaklak si nanay." Tapos natuwa ako, sobrang hindi ko in-expect yung reaction niya kasi umiyak siya. So ever since tumatak sa akin, sabi ko, every year kailangan may bulaklak sa akin ng nanay. So pag birthday niya, Valentine's or Mother's Day, palagi ko siyang pinapadalhan. Kaya nakakalungkot man, pero napakagandang pagmasdan na pinapalibutan siya ngayon ng maraming bulaklak.
talaga, iiyak niya. Pwede ba gumawa tayo sa conversion? Parang yung iiyak mo talaga, yung pangalan talaga, yung typical na, na afternoon na bigayan. Sino may sabi? Si Direct daw ba? Nakikita ko eh. Sabi mo kay the guy, yun na yun. Actually, nung panahon na yun, medyo parang, medyo na-offend ako. So, kasi dati kapag gano'n rin ako, nung panahon na yun yung mga insecurities ako eh. Pag yung cameraman mo, kasi kapag ang cameraman mo, na camera operator na ang tawag yun nga pala. Kapag camera operator mo, hindi ka gusto, hindi niya ibibigay yung shot. Sasabihin mo, saktong-sakto, kahit alam niya yung shot. Hindi, bigay mo lang, parang left mo ng one, parang, hindi ako ganyan na-compose ni ganyan, So, feeling ko gano'n, she was holding back. Until medyo fairly recently ko na lang na-realize na dati kasi I felt like I had to earn it. I had to earn her tears. And then I realized that medyo recently ko naisip, no, that was her take. Yun yung palagay na dapat yung eksena. Pero if you've already earned it, direct dom, pwede natin pag-usapan. And if you're able to sell your interpretation of the scene to me, gagawin natin ganon. Ganon siya mag-demand sa director. Because there were only three things I felt that were really important to her. Top, ikaw, kasi pag nakausap ko siya, si Gwen, si Ellie. Can do no wrong. Para lang alam niyo, hindi ko alam kung ano nangyayari sa inyo pag kayo na magkausap. Pero pag kami kausap, wala akong narinig na sinisisi niya. One of the reasons why I didn't prepare any speech goes to show po kung gaano po ako hindi ka-ready sa pag-alis dito sa inyo. I mean, hearing Ada's speech and kay Direktong basically summarized everything that I've experienced while working with her. The first time I worked with Tita Jane was during ano ko. Mundo May Aking, that was the first time. Then, hindi po, ano po yun eh, ang role ko po dun is, since ako po niya si Luis de los Reyes. Ako po yung mahabol-habol. So, nakatikim po ako ng mga lait in terms of scenes kay Tita Jane. But, wala, may mga nakukuha din po akong ganun. Yung direct like what you said, yung sa... Oh, teka. Parang si Tita Jane kasi may gate yan eh. Tapos meron din security guard dun sa gate na yun, na siya rin. Tapos sige, ano ka muna yan? Kumbaga sa trabaho, screening muna, bago ka niya papasukin sa buhay niya. Everybody, I would just like to take this chance to say thank you in behalf of my nanay's family. Thank you to GMA for what you prepared in order to celebrate and commemorate my mom and all her years throughout her career. And it's not new to me, not a surprise to me to hear more stories from people whom she worked with. The more I learn that with her life, it's not just about going to work, staying with family, you know. It's every single bit of her life is always filled and showered with love. May it be for what she does or for the people that she is surrounded with. And again, several nights I've been saying this every night. It warms my heart to know how much everybody loved my mother.
single one of you. I know every single one of you because she tells me about all of you. It's so amazing for me to see how much you guys loved her so much too.